Hi guys, it's Neil and welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung mga naging improvements dito sa pinapagawa kong bahay. Dun sa mga nakapanood ng aking semi house tour vlog, kung mapapansin nyo, konti lang naman yung mga naging improvements. Kasi syempre, wala naman akong enough budget para dun. So, syempre, unti-unti lang. At least kahit papano, may improvement siya. So, before ko ipakita sa inyo yung mga naging improvement dito sa aking pinapagawang bahay, mag-unbox muna tayo ng isa sa mga pinadeliver ko from Shopee noong 11/11. So, bumili ako nung, ano bang tawag doon, parang mic siya na kinoconnect sa phone para kapag nagbibideo, medyo malakas yung boses, tsaka ayun niya, parang mic siya. So, tingnan natin kung gumagana. Kasi nabili ko lang yun ng 180 ata yun. Pinili ko na kasi kahit paano affordable yun. Tapos, ayun niya, mura lang, kumpara mo naman dun sa nabibili lang na mic, diba? Na mahal talaga siya. So, open natin. Ito yun, ito yung pili ko. Against the light. So, ito siya guys. So, unbox muna natin bago ko ipakita sa inyo yung mga nag-improvements. Though nakikita nyo naman. Unbox muna natin to. Ito siya guys. Yan. So, naka-bubble wrap naman siya. Nababasa nyo ba? Ayan. Ang nakalagay dito is lavalier microphone. So, Type-C to. Kasi syempre, Type-C naman yung gamit ko na phone pang vlog. So, ayan. Open na natin. So, meron siyang, wow, ang ganda, oh. Naka-pouch siya, so, ang cute. So, tingnan natin yung look. So, ito siya, guys. Ang cute niya, kasi, wala lang, naka-pouch pa, tapos sobrang organized. Ayan siya. Ito yung mic niya, tapos ito yung Type-C kineme. So, itatry ko ngayon to kung medyo maganda sa pandinig or... Pero before that, sobrang haba niya guys. Try natin kung gumagana siya. Ayan guys, naririnig niyo ba? Hindi ko alam kung gumagana siya. So, eto, ayan. So, ganito siya kapag nagsasalita ka. Hindi ko alam kung nagre-record na ako ngayon. Hindi ko alam kung okay ba or what. But, ayun, sige, pakinggan na lang muna. Kumuna, no? Ayun, guys. So, ano, pinakinggan ko siya. So, medyo, ano siya, gumagana siya, actually. Kasi kanina, pinakinggan ko yung walang mic. And then, versus dito sa may mic na ako. Tapos, narinig ko yung pinagkaiba nila. So, mas malakas yung boses ko dito sa may mic. And, maririnig nyo rin naman yan dyan. So, ayan, lagay na natin dito. Oh my gosh. Kasi, diba, for only 180 pesos, nagkaroon ako ng ganitong mic. So, para kay papano, maganda sa pagbablog ko na, ayun, mas maliwanag or mas malakas yung boses na maririnig. Ayun. So, eto, mas gusto ko na lang hawakan muna kasi feeling ko mas, hello, char. How can something so wrong feel so right? So, ayun guys, natutuwa na muna ako dito sa mic na to kasi sobrang affordable niya. Tapos kahit papano, mas lumakas or mas
naririnig na yung voice ko compare before na wala akong ganitong mic. So, the more na mas malapit sa pibig, syempre mas malakas yung voice. But, ayan, try ko na lang muna dito ilagay sa t-shirt ko para kahit paano, ayan. So, ayan guys, so ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung mga naging improvement dito sa bahay ko na pinapagawa pa. Kasi hanggang ngayon, pinapagawa ko pa rin naman siya. And ayun nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi ako kagaya nung ibang tao na nagpapagawa na may enough money. So ako, balit, meron lang akong naging budget para makapagpatayo ng bahay. And then, naisip ko na after nun, yung pagpapa-improve ko naman is parang trabaho, ipon, improve. So, ganun yung nangyayari sa ngayon. So, yung naging katas ng aking 13-month pay, ayan, nakapagpabintana na ako. So, papakita ko sa inyo yung sliding window na pinakabit namin. And, yung iba pang naging improvement dito sa bahay is, ayan nga, may kuryente na, may linya na ng kuryente, may ilaw na rin. Ayan, kung napapansin nyo, bukas naman yung ilaw dyan para medyo maliwanag. And then, nung nag-semi-house tour ako noon, hindi pa makinis yung bahay. So, ngayon, loob and labas, makinis na yung bahay. So, papakita ko rin yan sa inyo, di ba? Sana all makinis, di ba? Char. So, ayun, baba tayo. Oh, wait. Dito na lang muna ako mag-start sa taas. Since, andito na rin naman ako para hindi naman nakakapagod sa akin. So, dito sa, ano ba to? Dito sa second floor namin, dito kasi yung bedroom namin. So, yung first bedroom, so meron siyang, ayan, meron akong bintana dyan. Dalawa sila, same size. Ayan, tapos dito naman, dito sa kabila, meron ako dyan bintana. Kalahati nung size nito. Wala lang. It's just, yun yung gusto kong size. And then, dito banda, dito sa room ng mother ko, meron siyang maliit na window dyan. So, nga pala guys, itong window na to, itong mga pinakabit ko or pina-install namin window is sliding window lahat to. Wala yung awining, ba tawag doon yung bitulak, ganyan. So, ayun, pakita ko na lang muna sa inyo. Kagaya na lang nito. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. So, nga pala guys, ayan, kung makikita nyo, oh, bale, eh, nakikita yung labas. Nakikita mo yung mga bagay-bagay sa labas, tao sa labas. Pero kapag nasa labas ka naman, hindi nila makikita yung loob. So, yun yung tinatawag na reflective. So, mamaya, papakita ko sa inyo. Wait lang, buksan natin yung ilaw. Asan ba? Hindi ko pa kasi kabisada yan. So, ayan. So, mamaya, papakita ko sa inyo, lalabas tayo, papakita ko sa inyo yung itsura ng reflective. So, alam niyo na rin naman lang yun, for sure. So, eto lang naman siya. Eto yung pinakabit namin. So, meron siyang, syempre, may kasama na siyang screen. Eto yung screen. So, ayan lang siya. Pag binuksan, ano siya? So, ganyan. Pag binuksan siya, ayan. Tapos, ikaw, kapag, syempre, gusto mo lagyan ng screen para may hangin. Ayan. So, ganun lang. Lahat ng design or lahat ng type ng window ko dito sa bahay is ganito yung itsura. Ganito lang yung lock. Ayan. Ganun yung lock. Tapos ganun. And then, of course, kung mapapansin nyo, sliding window yan. So, sobrang, ano bang tawag dun? Hindi siya secure. So, kapag sliding window kasi, madaling buksan na magnanakaw, ganyan. So, ako, nakita ko kasi sa mga ibang bahay, yung grills nila nasa labas. And then, nagtanong-tanong ako na normal ba yung grills na nasa labas or yung nasa loob. So, comment down below kung ano ba talaga ang tama. Kasi may mga nagsasabi sa akin na mas tama daw na yung grills is nasa loob kumpara sa labas. But, meron namang iba na nagpapagrill sa labas. So, I don't know kung ano, so what's their, ano tawag doon, kung anong trip nila. So, since ako, ayoko naman kasi nang, hindi ko type sa labas ng bahay na may grills ako doon. So, gusto ko yung design ng bahay ko is very minimal yung itsura sa labas. Kasi, as much as possible nga, gusto ko ano lang, yung labas, ano ba yun, nakakalimutan ko yung sasabihin ko.
Ang gusto ko kasi parang pintura lang, ganyan. So, ayun. So, I have decided na na yung space ng grills ko is ilalagay ko dito sa loob. Kaya kung mapapansin nyo, ito, pakita ko sa inyo. Ayun guys, kung mapapansin nyo, medyo, may mas malaki yung space dito. So, para dyan ko ilalagay yung grills. And then, kung makikita nyo dito, ayan, yung labas, yung space sa labas is parang 1.5 centimeter lang ata yung dyan para hindi rin naiipon yung tubig sa bintana. And, ayun, eto nga yung medyo makapal, di ba? Kung mapapansin nyo, makapal yung dito sa loob para dyan naman nila ikakapit yung grills na ipapagawa ko. So, ayan guys, eto lang yung lock. Ganun lang yung lock niya. So, eto yung screen. Ganyan. Tapos kung mapapansin nyo, merong butas dito. Ayan siya, may butas dyan. Para kapag, pumapasok yung tubig, ulan, ganun. Meron siyang, ano ba tawag doon, drainage, ganun. Tapos, ayun guys, meron na rin akong mga saksakan. So, ayun. So, yung bintana ko sa taas is 5. 5, ayan. So, included na to, itong maliit na yan. Ganun. Tapos eto, may switch ako dyan. So, bukas pa yung ilang. Mami ko nalang papatayin. So, ito. Papapa ako ngayon. Papunta sa baba. Ano daw? Ayan. Bababa ako. So, sa baba ako. Ayan. Ganun yung size niya. Tapos, dito may malaki din. Tapos, ayan. Dito naman yung kitchen area. Tapos, kung mapapansin niyo pala, guys, wala pa akong pintuan. Diba? Because one of these days, darating na yung pintuan ko dito sa baba. Para ma-close na natin, diba? Para wala nang pumapasok na kahit ano. Like, syempre, malay nyo, diba? May nagnakaw na. Though, wala pa naman akong gamit. Ayun. So, one of these days, darating na yung pinto. And, ina-vlog ko din yun. So, wala lang para makita nyo, ganun. Dito yung backyard or laundry area namin. Ayan, though malaki naman yung space dyan, so pwede rin dyan magkain-kain or ayun, dyan yung backyard. So, itong building namin dito, pina-rough ko na lang because wala lang para maganda tingnan. So, kung mapapansin nyo, ayan, makinis na yung, makinis na yung buong bahay, diba? Sana all, diba? Ayan, so ayan na siya, makinis na siya. Nakapagpalagay na rin pala ako ng canopy, ayan. Meron din ako sa harap. So, kung mapapansin nyo, ayan yung reflective. Hindi ako makapaglakad kasi sobrang init, sobrang araw, ayan. Ayan yung reflective. So, hindi makita yung labas, diba? So, para lang siyang salamin. And it's nice kasi wala lang, ang cute kasi para kang nagsasalamin. Pakita ko sa inyo. Ang init kasi. Ang init. Ayan, nakakita nyo ba? Ayan. Ang init, guys. So, ayan, balik na tayo dito. So, ayan siya. So, ayan, guys. Kung makikita nyo, makinis naman na yung labas ng aking bahay. And, na-rough naman na to, itong dingding namin dyan. So, hindi na muna ako magpapa-improve dito sa labas. So, syempre, tatapusin ko muna ma-improve yung loob para syempre matirhan din. So, kung mapapansin nyo, ang kulang dito sa bahay namin para matirhan is tiles. So, kapag nakapagpa-tiles na kami, pwede na namin lipatan kasi hindi na maalikabok, wala na. Kasi usually, kaya lang naman kasi nagiging maalikabok is because of the yung alikabok sa flooring. So, kapag may tiles na siya, hindi na siya maalikabok. Ganun. Tapos, ayun nga, darating naman na sa susunod yung sa mga susunod na araw yung pintuan. So, makaklose naman na natin siya. So, may double lock na rin naman yun. So, hindi na ganun ka nakakatakot tumira. Kasi, secure naman. Though, yun nga lang bintana, yun yung hindi pa secure because wala pang wheels. Because, kailangan muna kasi pamasilihan yung corner, yung paglalagay ng mga grills para kapag nagpintura o nagmasilya nga, hindi na siya, hindi na siya magiging sagabal. So, yun pa yung pinag-iisipan. Pero sa ngayon, ang next na papagawa namin is yung tiles para
syempre para matirahan na. And ay nakakatakot din kasi na mahirap na walang nakatira, 'di ba? Mahirap na baka may tumirang ibang hindi natin nakikita ganyan. So ayun guys, pasok lang muna ako. So ayun nga pala yung CR. Tingnan niyo pala yung CR ko, masyadong maliit yung bintana. So but it's okay. And ayun lang naman guys. So tiles na lang naman yung kulang nito para kahit paano matirahan na. And ayun. Ano ba ang naging improvement? Yun lang naman sa ngayon. Naklinis lang yung buong bahay. Nakapagpakabit lang kami ng bintana. And then, ayun, installed na yung kuryente. And may ilaw na sa lahat. So, mamayang gabi, papakita ko sa inyo yung ilaw. Mamaya, magbibideo ako nung bukas lahat ng buong ilaw para mapakita ko sa inyo yung itsura kapag bukas lahat ng ilaw namin sa gabi. Kasi ang ganda talaga guys, kasi marami akong ilaw dito sa bahay, so wala lang, para mapakita ko lang din sa inyo. So ngayon, try natin i-open, tingnan natin kung may ano ba, kung may ganap or baka wala naman. So nga pala guys, ay kung mapapansin nyo, lahat makainis, ito lang hindi, because dito yung kitchen area ko. Ayan, so ito, itong kitchen na to, bukod kong ipapagawa, kasi syempre para maganda. And ang gusto ko kasing kitchen ngayon yung mga modular kene, mga ganun, I don't know. So, pero marami na rin naman ako napapag-canvasan, pero usually ang halaga kasi is nasa 75 to 100k. So, ayan. So, pag-iipunan ko pa siya. Ganun. So, ito, pakita ko muna sa inyo yung tayo lang natin buksan yung mga ilaw. Ayan lang naman. So, wala namang gano'n. Hindi nyo masyado makikita yung ilaw kasi nga, ayun, masyadong maliwanag na yun. So, mamaya ako mag-video para dun sa ilaw. So, excited na rin pala ako dun sa pintuan kasi malapit nang dumating yung pinto one of these days nga, ayan. Para makulog na gano'n. Tapos, ito kasi, ito naman mga pintuan dito. Dalawa kasi itong pinto para sa room. So, yan, hindi pa namin in-orderan ng pinto kasi, antayin ko muna siyang matayasan para saktong-sakto talaga. Kasi kagaya na lang sa baba, naglagay lang kami ng allowance doon para kahit papaano, kahit mag-tiles, hindi mo hahabol. Kumbaga, habulan na lang yung clearance. Clearance daw tawag doon, yung allowance sa ilalim ng pinto para kapag nag-tiles, hindi sa gabal. Hindi maabot yung pintuan para nabubuksan pa rin siya at yung walang space na matitira sa ilalim. So, ayan siya guys. Gabi na. And binuksan ko lahat ng ilaw para makita niyo kung gaano kaliwanag dito sa aming bahay. So, ayan. Ganyan siya kaliwanag kapag gabi. And papunta ako ngayon sa baba. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Ganyan siya kaliwanag. So, ayan, medyo pangit pa kasi tingnan. Kasi nga, wala pang pinto. But magkakaroon na rin naman. Wait lang kayo, char. So, ayan siya. Ayan, ganon. Ayan, may ilaw din dyan. Dito sa labas, ayan yung ilaw. May ilaw ako sa dito, sa corner. Ayan yung itsura niya kapag gabi. Ganon. Oh my God. Ayan yung ilaw sa labas. May ilaw ko dyan sa labas. Ayan yung ilaw ko sa canopy light. And then, dito naman, palabas. Meron din akong ilaw, syempre. Sa harapan ng bahay ko. Yan. Yung canopy namin sa harap. So, ayan lang naman for now, guys. Pinakita ko lang sa inyo yung mga nag-improvement. Kaya nga lang sinabi ko, kahit na hindi ganun kadami yung nag-improvement dito sa bahay ko ngayon, I'm happy pa rin kahit paano kasi kahit kakaunti lang yung naging improvement niya, nakikita ko pa rin na merong nadadagdag or mas napapaganda natin yung bahay ko. Gaya nga sinabi ko, ang next na ipapa-improve namin is yun nga, yung flooring. Papatayasan na para kahit paano hindi na nga maalikabok at matitirhan ang mga paglagay na ng kaunting gamit. Oh, medyo hiningan ako. I hope you enjoyed watching this video, and if you do, don't forget to like and share this video to your friends.
At kung bago ka sa aking channel, huwag mo nakalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod na uploads ko. Once again, this is Neil Serapio. Thank you so much for watching and God bless. Bye!